umaga, mga ka-alab. Thank God it's Friday. At ngayon, makikilala natin ang huling God's Mighty General sa ating series. Siya ay si Reverend Reinhard Bonke. Ito na anak, si Reverend Reinhard Bonke noong April 19, 1940. Sa Königsberg, East Prussia, Germany, na kung saan ang kanyang ama ay isang army logistic officer at kalaunan ay naging isang pastor. Siya naman ay naging born-again Christian noong siya ay 9 years old pa lang, noong time na kinausap siya ng kanyang ina dahil sa isang kasalanan ng kanyang nagawa. Doon na nagsimula ang kanyang buhay Kristiyano. 10 years old siya nung naranasan niya ang baptism of the Holy Spirit. At narinig niya ang kanyang calling for African missions bago pa siya maging teenager. Nag-aral siya sa Bible College of Wales sa Swansea, Wales, kung saan nakilala niya si Director Samuel Rees na may personal testimony about answered prayer. Na-inspire siya sa kwento nito, kaya ipinalangin niya ang Sherin ay maging isang man of faith at makita ang paraan ni Lord sa paglalaan ng mga pangangailangan. Grabe yung journey niya, diba mga ka-alab? Ganun kabata ay natamnan na siya at nagbunga. Sabi nga sa 1 Timothy 4:12, huwag mong hayaang hamakin ka ninyo man dahil sa iyong kabataan. Salit, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Kaya tara mga ka-alab, manalangin tayo sa pagkatawag sa atin ng Panginoon at sa influence ng ating mga buhay. Let's pray. Dear Heavenly Father God, Panginoon, salamat po O God for the opportunity, Lord, na binigay mo sa amin ngayong araw, Panginoon. Sinikilala at dinadakila ka po namin, Panginoon. Patawarin niyo rin po kami, O God, sa mga panahon, Lord God, na nagkakasala po kami sa inyo at nakakalimutan ka po namin. Right now, Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming mga young people, O God. I pray, Panginoon, bigyan niyo po sila ng puso, Lord God, na nakikinig sa'yo. I-open niyo po, Lord God, yung eyes nila, yung ears nila, Lord God, na makita ka at marinig ka nila, Panginoon. Dalangin ko po, O God, nawa, Lord, kayo po, Lord God, yung mangusap, mag-touch, Lord God, sa heart nila, Panginoon, at nawa, Lord God, makita po nila, Lord God, ang iyong mga gawa, Panginoon. Dalangin ko rin po, Lord, ilayin niyo po sila, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway, O God. Nawa, Lord God, kayo po, Lord God, yung makilala nila, Lord God, kahit po, Panginoon, na bata pa lang sila, Lord God, makita po nila, Lord God, ang kabutihan mo, O God. At nawa, Lord God, yung joy ng puso nila, Panginoon, ay matagpuan po sa inyo, in Jesus' name, O God. Lord, ganun din po, Panginoon, sa aming mga pastor, leaders, and disciple, O God. Dalangin ko po, Panginoon, na ang salita mo, Lord God, ay makita, Panginoon, sa bawat isa. Nawa, Lord God, kayo po yung mag-strength sa kanila. Kayo po yung magbigay ng wisdom and discernment, Panginoon. Kayo rin po, Lord God, yung maglayo sa kanila, Lord, ano mang gawa ng kaaway sa kanila, any distraction, Panginoon. Kayo po yung makita, Lord God, sa pamumuhay nila, Panginoon. Nawa, Lord God, yung word mo, Panginoon, ay magkaroon, Lord God, ng impact, Lord God, sa bawat disipulo or sa bawat insahe mo, Panginoon, na nawa, Lord God, magkaroon ng power, Panginoon. Nawa, Lord God, ang salita mo, Lord God, ay tumatak, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. And Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga magulang, O God, I pray, Panginoon, for courage, Lord God, to correct us, Panginoon. I pray, Panginoon, kayo po, Lord God, yung magbigay ng patience, Lord God, ng strength sa kanila, Lord God, as they lead us, Lord God, sa way mo, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga anak, Lord God, na makita namin, Lord God, na aming mga magulang ay appointed authority mo, Panginoon, at makita rin po namin ang kabutihan mo sa buhay nila, Lord God. Lord, ito po ang aming salmot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God for the opportunity to pray and for the life of Reverend Reinhard Bonte. Natutunan natin na walang pinipiliang edad ang pagkakaroon ng calling from the Lord.
at malaking bagay talaga ang mga taong nag-minister sa ating mga buhay. See you ulit mamayang 4 p.m. para mas makilala pa natin siya at kung gaano kalaki ang naging influence niya, lalo na sa Africa. Ilang milyon kaya? Malalaman natin yan mamaya. Kita ko ulit mga kaalap. Magandang hapon mga kaalap. Kaninang umaga, nakilala natin ang ating Mighty General for today na si Reverend Reinhard Bonke na bago pa maging teenager ay narinig na ang calling sa kanya ni Lord na magmisyon sa Africa. Ngayong hapon naman, tingnan natin kung paano siya nag-respond sa kanyang calling. Sa Germany siya noon nung siya ay na-ordain matapos ang kanyang pag-aaral. Magkasama sila ng kanyang asawang si Annie na nagpastor ng isang maliit na church doon hanggang maging 27 years old na siya, kung kailan hinakbangan na niya ang kanyang calling nung maliit pa siya for Africa. Nung 1974, 34 years old na siya, nangusap sa kanya ang Holy Spirit patungkol sa blood-washed Africa at nabuo ang Christ for All Nations at naging inspiring visionary siya na palaging nagsasabi, "Plunder hell to populate heaven." Kalaunan, nag-set na siya ng gathering sa isang tent na kasya ang 800 na tao. Habang dumarami ang mga tao, kinailangan na nilang bumili ng mga tent. Di nagtagal, noong 1984, 44 years old na siya, nagpagawa na sila ng world's largest mobile structure nung time nila, na kaya mag-okupa ng 34,000 na tao. Dumami pa rin ang dumami ang mga tao kaya nagsimula na siya sa open-air gospel campaigns na sa unang gathering ay lampas 150,000 tao agad per service. Mula noon, nag-conduct na siya ng citywide meetings across Africa gamit ang towering sound systems na dinig hanggang ilang kilometro. Pinakamalaking record ng gathering niya ay sa City of Lagos during the Millennium Crusade noong November 2000 kung saan lampas 1.6 million na tao ang nakarinig ng mabuting balita. Grabe! Kalahati na yun ang Bulacan! 46 years old na siya taong 1986 noong naganap ang unang fire conference sa Harare, Zimbabwe. Simula noon, nagpatuloy na ang mga ganoong events sa buong mundo para mag-equip ng church leaders at workers para sa evangelism. Siya rin ang visionary sa likod ng programang Ipalaganap ang Mabuting Balita sa pamamagitan ng pagpapadala ng libro niyang Minus to Plus sa bawat bahay sa iba't ibang bansa. Grabe, no? Talagang nilubos niya ang bawat pagkakataon para ma-reach at ma-save ang mga lost. Sabi nga sa Romans 10:14, paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Sa panahon ngayon, hindi man obra ang mass gatherings, mas marami pa rin paraan to share the gospel. Pwedeng in person, syempre with safety precautions, pwedeng online, pwedeng through letters, gift cards, door hangers, prayers, at marami pang iba. Ang kailangan lang natin gawin ngayon ay magsalita. Hakbangan natin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon na ibahagi yung kanyang kaligtasan. San man tayo nandoon ngayon at habang buhay pa tayo. Kanina, pinag-pray natin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ngayon naman, ipanalangin natin ang ating mga puso sa pagtugon sa kanyang pagkatawag. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon dahil sa araw na to pinaalala niyo po sa amin na meron kaming calling at meron kaming misyon na ibahagi ang iyong salita. I pray, Lord, na hawakan niyo nga po ang aming mga puso at ang aming mga isip
na maging willing kami at surrendered na sumunod sa pagkatawag niyo sa amin. Help us, Lord, na maging bukas ang aming mga puso, ang aming mga mata, para i-share, Panginoon, ang kaligtasan sa lahat ng mga taong nasa paligid namin. Lord, help us, Lord, na sulitin yung bawat araw na meron kami, saan man kami nandoon, sa aming mga school, sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho, at lagi niyo po kaming punuin, Panginoon, ng fire na nagmumula sa iyo, nang sa gayon talagang masave ang mga taong malalapit sa aming buhay. Help us, Lord, na maging resourceful, gamitin ang lahat ng paraan na meron sa aming paligid para talagang mas mapalawig pa yung pagpapahayag ng iyong salita. And Lord, kayo nga po ang mag-alis sa amin ng anumang hesitations, ng anumang doubts, ng anumang takot at pag-aalinlangan. At talagang yung pag-ibig mo ang makita namin, Panginoon, at paghugutan namin ng lakas para maging useful, Panginoon, ng aming mga buhay to share your love. Sa inyo namin, Lord, pinagkakatiwala ang lahat, pati rin po ang divine appointments na ipapakita niyo sa bawat isa. Ito po, Lord, ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Salamat sa Lord to Reverend Reinhard Bonke na remind tayo sa ating mga calling at sa dapat nating tugon at hakbangan. Balik tayo mamayang 11 p.m. para mas makilala pa natin siya. At syempre, mamayang 8 p.m. for our word sharing. See you! God bless! I'm sure we are all blessed sa ating word sharing kanina at pati na rin sa buhay ng ating huling mighty general na si Reverend Reinhard Bonke. Bonke talaga ang naging influence niya sa milyong-milyong mga tao, kaya nakilala rin siya bilang Billy Graham of Africa. Nagkaroon rin siya ng maraming crusades sa Nigeria at Kenya. Basta may opportunity o pagkakataon, yung mga preaching niya talagang in season and out of season. Pero ang pumuhaw talaga sa kanyang puso ay ang Africa. Palagi ngang nangusap ang Lord sa kanya na, Africa shall be saved. Katulad niya ng sinabi kanina, malakihan talaga ang mga evangelisms niya. Ang Christ for All Nations ay originally based sa Johannesburg, South Africa. At sa halos 50 years nito, nagkaroon ng offices worldwide, kung saan lahat ng team members nito ay may soul-winning spirit team. Nagpatuloy ito sa commitment nitong i-connect ang mga bagong believers sa local churches at integrate sila sa discipleship team. Ang follow-up program sa new believers ay ang sikat booklet na Now That You Are Saved, kung saan higit 185 million na ang copies. Published ito sa 103 languages at printed in 55 countries. At ito ay libre. Grabe, diba? Sa 67 years na buhay, mananampalataya ni Reverend Bonke, mahigit 79 million ang nakakilala sa Lord. Grabe! Kaya nga, tinawag din siya, Giant and a General in the Army of God. Iba talaga ang kayang gawin ni Lord sa pamamagitan ng isang buhay na nakinig at tumugon sa pagkakatawag niya. At lahat ng ito ay naging posible dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay niya. Sabi nga sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Para ipanalangin natin ang pagsunod sa Panginoon kagaya ni Reverend Bonke at ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Let's pray. Heavenly Father, we humble ourselves before you. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa aming mga buhay, pati na rin po sa natutunan namin sa buhay ni Reverend Bonke, at pati na rin po sa iba pang mga mighty generals. Holy Spirit, we ask for your presence to be with us. We ask for fire so that we could embrace and respond to God's calling sa aming mga buhay. Jesus, help us to have the courage to share your word to other people.
We pray that we will have a soul-winning spirit so that every people, tribe, and nation would come to know you and accept you as their Lord and Savior. Holy Spirit, gabayan mo po kami at nawa ay magkaroon kami ng active obedience in following Jesus Christ. Help us to discern yung mga taong inilagay niyo po sa aming mga puso. Lord, we entrust to you everything, our lives, at ang mga bagay po na hindi na po namin control. Maraming salamat po at itinataas na po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tunay ngang walang makahahadlang sa kayang gawin ng Holy Spirit in and through our lives. Naway lahat tayo ay natuto at na-inspire sa buhay ng mga nakilala nating God's mighty generals. In our own personal ways, mabuhay rin tayong para sa Lord. At next week, mayroon na tayong bagong series. Ito ay ang Jesus Disciples Struggle to Gen Z. Kaya huwag kayong mawawala, ah! Kita-kita ulit tayo next Friday. Good night mga kaalam! God bless!